Magandang hapon mga Bengalista. Meron tayong isang aviary na nabisita dito na ni-refer sa atin ni Sir Earl. Maraming salamat sa pag-refer mo. Dito ako ngayon sa A. Mabini, Caloocan. Dance Ibonan. Ito mga Bengalista. Alam nyo ba? Yung Dance Ibonan na yan mga Bengalista, meron din siyang FB page tsaka YouTube channel. Ayan. Ayan yung contact number niya. Ito yung second time natin mga Bengalista na papasyal tayo sa mga napakadaming ibon mga Bengalista. Kung naririnig nito, gumamit na ako ng mic kasi nga yung sounds ng ibon dito is sigurado mabibingi kayo sa dami ng mga ibon na makikita nyo ngayon dito. Hindi ko na patagal yung mga Bengalista, ipapakilala ko sa inyo si Sir Dan. Magandang tanghali Sir Dan. Ayun, maraming salamat sa pag-welcome mo rito anak ko. Ako na dahil mag-thank you syempre kay Kuya Oteng. Syempre isang karangalan. Welcome mga kapakbaka dito sa Dan Sibunan. Syempre thank you syempre kay Kuya Oteng. Located tayo sa South Caloocan. Sir Dan, bago tayo magsimula, meron bang gustong batiin or pasalamatan muna? Syempre praise God, syempre God bless sa lahat. And binabati ko yung asawa ko si Madam Rich. Yan. Okay. Shoutout syempre sa mga lahat ng kapakpak sa Camanaba area. Tapos yung mga client natin ng Visayas, Mindanao, wait, may papadala rin natin yung mga ibon natin dyan. And syempre mga tropa sa Laguna, Cavite, lahat sa Bulacan, tapos sa Pampanga. Lahat ng buong Pilipinas na nag-ano rin sa Dan Sibunan. Yun. So yung mga Bengalista, itutour tayo ni Sir Dan dito sa kanyang ibonan. So ipapakita niya sa atin yung mga gandang klase ng ibon na meron siya dito. Alright. Sir Dan, saan po ba tayo magsisimula? Ikaw sir, pwedeng dito sa labas. Sige po. Dito sa, actually maliit lang ito ano natin shop natin, pero umaabot na ito ng mga nasa ano, dito siguro mga yan. 200 mahigit. Ang total po ng mga ibon niya nasa 200? Parang mga ganun, mga 200 na. So, dito sa labas, more on flight cage siya. Flight cage. So, may maroon tayong mga pababa na ibon. At yung mga available natin, nandito lahat sila. Yan, flight cage. Usually, ito mga opaline itong mga nandito. Actually, meron akong bago yun, no? Yan yung tinatawag na ano na red factor Move red factor. Opo. Tapos, dinamihan ko yung flight cage kasi para at least kung meron tayong mga bagong pababa, mga edad na tumatanda na. Ito, opa, sama-sama na sila. Ito, usually mga bata ito. Yan. Meron ako itong isang favorite ko. Albino opaline. So, biyahing ano na to, sir? Kay Sir Jonard, biyahing butuan na yan. Sir Jonard, shout out. Oo, pati yun. Pati itong mga dilute natin na black chick. So, biyahe na yan ng butuan. Okay, Sir Jonard. Sir Jonard, shout out ha. Usually, sir, itong mga nasa flight case ito, biyahing ano to? Iligan, Cebu, kay Doc Elmer ito. Request niya ito. Ito yung mga favorite niya. Yan, sir, yung mga ano, tinatawag na green personata. Ano yan, mga pure. Mga pure personata. Personata. Usually yan. Kasi ito, biyahing ano to? Kay biyahing Iligan. Yan, usually. Tapos meron din tayo, sir, itong mga hagurumo na to. Ayun pala yung hagurumo. Incomplete hago. Ito yung pagdakita mo yung kapatid niyan, sir. Yan. Shoutout kay Sir Jonathan. So, binigay sa atin ni Sir Jonathan yan. Yung kapatid niyan parang angel, grabe. Yung mga complete hagurumo. So, actually, hirap na hirap ako paramihin ito . Nakaka-tatlong clutch sina, pero puro intertwine. Ewan ko, so dinadasal lang ko na itong pump. Actually, ang ginagawa ko kasi dito sa shop para 2 to 3 times talaga ako nagpapalit ng tubig para healthy. Yun yung mga basic 2 to 3 times ako nagpapalit. Kasi vitamins din ako. Pero 3 times a day. Oo, kaya sa pag sumasakit. Tagalan talaga. Sa akin kasi parang 1 week. Kaya kung mapapansin mo, itong mga water natin, sir, wala kang magigitang dumi dyan. Yung parang tawag dun yung nag-scale, wala. Kasi 2 to 3 times tayo nagpapalit ng water. Ito, naglagay tayo ng vitamin siya, kaya medyo magilang. Kaya ba? Mga around 2, magpapalit na tayo ng water niya. Ganun pala. Yan yung sa akin kasi kulay itim na ata. Kasi, yun ang tawag dun, isa mga basic na talaga, kung gusto maging healthy yung ibon para mga itlog na mga itlog. Kailangan mali, sobrang linis talaga ng water niya. Kasi kahit naman tayo tao, pag matumitubi, di ka naman yung ibon. Ito, ang gagawin ko naman dito, yung technique na, baka kasi pag nag-mate sila, masyado yung pwet nila, tawag dun,
may mabalahibo, so ititrim ko yan. Ginagawa ko sa African yan. Pag napansin ko mga proven breeder ko, tapos nagiging infertile yung itlog. So ginagawa na, ginugupitan ko yung parehas ng ano nila. So baka natatabunan na ng ano, balbon. So ano yun yung nangyayari? Ayun oh. And then, ano pa po yung mga pangmalakas nating ibong dito? Actually, ito hindi. Ito pang malangasan para sa akin. Ayun, mga Aljuan to, Aljuan. Kaya lang, sila yung mga pang malangasan kasi malalakas bumuhay ng mga ano yan. Yung mga inakay. Oo. Yan. Mga ito, so solid. Hindi ko gano'n kalaki. Sobrang lalaki. Alam mo, ano? Sobrang lalaki yan. Kahit na 8-10 itlog, di-itloging. So tama nga pala yung sinabi sa atin ni Kuya Eyong, eh, no? Ah. Na magaling talaga ang Aljuan pagka... Pambuhay eh, no? Aljuan ko dyan, tapos yung limang pares. So, pag ano, pisa lang sila ng pisa. Pero siyempre, mga spoiled yan. Lahat ng vitamin supply dyan. Lahat ng pagkain. Kasi wala silang ginagawa kung di mamisa. Paano po ba ang paglagay ng vitamins yan na Sir Dan? Sa akin kasi ang vitamins ko lang. Ito, sir, oh. Paano ang paglagay mo? Sa mga nakapanood na nung ano, ito lang, basic na basic lang. Siyempre sa akin to ha, sa akin na ano, kasi siyempre iba-ibang ginagamit. Oo, may ibang mga tropa, iba-ibang ginagamit. So meron akong ano yan, discussion sa YouTube channel natin ng Dante Puna, yung mga pinagbabawal na technique. Pero essentials lang ano lang to sir, every other day lang ako naglalagay na ito. So, di ba, Monday naglagay ako, fresh water na kinabukasan, tapos Wednesday ulit. So inaalo lang sa tubig ko ito, kung mapapansin mo medyo madilaw. Ayun. Essentials get. Ito, hindi niya pinapromise mag-iitlog ha, pero kasi ito, complete na. Parang nag-centrum ba? O kailangan din pala ng vitamins sa mga ibon? Oo, sir, kailangan na kailangan. Hindi pala yung katulad ko, tubig-tubig lang. Siyempre, kasi ano yan eh, tawag doon, nag-iitlog yung mga yan, tagtagsusubo eh. So, parang ano ba, pag sa baby ka, lahat ng nutrients, pinapasa mo na sa kanya. Para sa akin mga katulad ko, beginner, sir, Dan, ano ba marirecommend mo? Meron ako dibang African Labbird. Oo. Ano marirecommend mo na vitamins na para ibigay ko sa kanila? Sa akin, ito. Ah, ganyan. Kasi kumpleto na to eh. Ano, isang buong ganyan? Ha? Isang buong yung bibilin? O merong mga parang maliliit lang? May mga pet shop na nagbebenta ng ganitong tingi lang. Oo. Yan. Kasi pag dumilaw na yung water mo, okay na yun. Okay. Pero after 4 hours, pinapalitan ko na sila. Hmm. Alibaw, ganyan. Ngayon, papalitan ko na yan. Kasi naglagay ako kanina ng alas 12 niya, ng umaga. Kasi ano na ngayon, 12:30. Mga alauna, alas 2, full out na yung tubig na yan. Anong tubig ginagamit mo na tap water? Oo, tap water. Gripo-gripo lang. Yun, pares tayo, gripo-gripo. At least, may tumumpak ako. Kasi masakit pag ano eh. Mineral water eh. Eh, ilan gano'ng karami ito? Ikal... Eh, konting bayan. Okay lang sa ibang kahit tap water. Sa akin ah. Ewan ko lang sa ibang ano. Yung sa akin kasi iniisip ko din eh. Kaya subukan ko kaya na puro tap water. Kasi yung isang ibong ko, binanggit ko sa'yo kanina. Mineral siya. Pwede. Mineral. Kasi sa pag-iibo naman siya, depende kung saan mo sila sasanayan. Diba? Sasanayan mo sila sa ganyang tubig, sa ganyang environment. Saan kung mapapansin mo? Nasa gitna ako ng daan ng Caloocan. Mausok, maingay. Mausok, maingay. Laging may bisita, laging may tao. So, sanay na sanay yan. Pag nemate niya sa harap niya, parang ito kanina, nag-nemate. Kanina. Kaya pag dinikit mo yan. Hindi sila lumilipad. Hindi sila lumilipad. Maano sila, masanay sila sa tao. Tutukain ka pa niya, no? Diba? So gano'n, nasanay sila sa tao. Yun ang mas maganda. Sanay sa tao yung ibon. So, kinakantahan ko pa yan. Sample nga siya. Huwag na. Ayun. Ayun. Eto, dito naman, ito yung mga breeding section natin. Sir. Opo. So, yung ginawa natin to last 2020. Mga August, pandemic. Yung lang, nag-start ka is August? Ito pandemic? Mag-ibon? Dito, lumipat. Nag-start ako mag-ibon, sir. Ano pa? College pa ako, 2003. So, yun, yung mga kababata ko kanina, kasama. Nag-start ako Kalapate, tapos Parakeet Labbert. Kasi yung mga African, sobrang mamahal pang mayaman. yung price pa noon. Dati ah. Oh. Di ba? Kasi kakaiba yung mga price yung dati. Ano talaga. So, Kalapate. So, nagtuna ako for 10 years. Nagkalapate ako. Tapos hanggang nakapasok na ako dito sa industry ng African Labbert. Tapos nag-vlog na rin ako bago mag-pandemic. Siguro mga January yun. February. Ayan, nakita ko nga mga kadengalista yung YouTube channel ni Sir Dan is nasa
going to 15,000 subscribers na. Sana dipagin magano. Kasi so, ito yung design na ginawa ko. Sabi ko, gawin ano na kahoy na lang para mura, tapos black screw para pag pagdi-dismantle, ganun na lang ng ganun. Mas madali, no? Mas madali, hindi siya... Normally, yung ibang napuntahan, yung ibang nakikita ko na ganito, is bakal yung gamit nila. Oo, pero kanya-kanya ang technique naman yan. Oo. Saan ko mapapunta? Saan ka makakatipid? Kahoy lang ito eh. Diba? Para madali lang i-repair ka, beta. Hindi na ako nag-isip ng welding. At least magastos pa rin yung kulungan, nasa 500 eh. Medyo, huh? Tapos nilabas ko lahat ng ano. Kung mapapansin mo, nakalabas lahat nung yung nestbox. Nestbox, para maluwag sila. Hmm. Kaya lang, kung maglilibang ka or ano, hindi siya nakaka-excite. Kasi di mo makikita yung ibon. Okay, diba? So, depende kung anong design. So, magandang setup, ganito. Ganyan, sa gilid. Para kita mo. Ang disadvantage lang yan, pag nakalabas yung kulungan mo, diba, nakalagay sa terry, huwag mo lang iiwanan na nakabukas. Ayan, nang dahil dyan, nakawala yung ibong ko. Ayun lang. At sa akin, naka-close lahat to eh. Ay, maganda to. Pag nakawala, madali lang. Madali lang. Oo. Kasi naka-enclosure siya. Meron kumakawala lagi dito dyan, sir. Ito. Oo. Kanina niyang ibon na yan. Pag tinanggal ko na yan, lalabas na yan. So, magaling yun siya mabukas, no? Oo, mamaya tinyan natin. Kung hindi siya mahihiya, makapalmo. So, ano pa po yung may papakita mo sa akin, sir Dan? Ito yung pangapangano ko doon. Tawag doon. Ito yung pinakamabait na ibong ko. Tinatanong kasi usually. Oh, ayan, ayan. Pinakamabait na ibong ko yan. Ayan, oh. Ano ka eh? Bubuksan mo pa lang eh, oh. Ayan, pang poster ko to. Yung lumalabas na yung lalaki? Babae ito. Ah, babae yun. Mas maganda, mas matapang babae. Kasi very protective sila eh. Kasi yan, meron din ako mga kaka-taser. Ito, may mga egg to eh. Yan. Okay lang sama rin to? Ha? Okay lang to kasama. Oo, sir. Pwedeng pwede. Ito, may egg na rin to. Mga albino. Ito, mga palo. Yan. Tapos yun din. Tatlo tong kakatay na to. Yung grupo na yan. Sir, dyan may tanong ako sa'yo dyan. Yes, sir. Paano kung malalaman, for example, ako yung buyer, bumunta ako ng mga ibunan, gusto kong bumili ng kakatil, paano kung malalaman yung breed, yung itsura, for example, puti, ito pala yung breed niyan, paano kung malalaman? Tatanungin mo talaga doon sa breeder talaga. Sa breeder talaga. Kaya lagi nating sinasabi na always buy doon sa mga legit na seller as breeder. Para din may babalik ka nga, may tatanungin ka, may kukuliting ka. Meron din yung sinasabi, mga split palo, mga emerald, mga pearl. Yung emerald, lagi ko naririnig. Yan, medyo mataas sa konti yan. Pero maganda sila. Yung emerald, mahal ba yun? Meron mga ano. So, sa ano kasi, depende pa rin eh. Oo. So yan, mga breeder ko na yan. Mga isang taon na may dito mga yan. Sir, same din ba? Katulad ng Alps 1, Alps 2, yung mga African lovebirds. Parehas lang din ba na malalaman yung gender nila katulad na kinakapa dyan sa kakatil? Sa ano kasi, sa African lovebirds, lagi natin sinasabi na sobrang hirap talagang yung kapa, ulo, beak, pati yung mga pakpak or ano, hindi siya 100% accurate talaga. Kaya lagi natin sinasabi, kung mapapanood niyo yung YouTube video natin, ilang beses tayo nag-DNA session, yun talaga pinaka-ano, 99% DNA session talaga. Yung DNA, yun yung talagang sakto talaga yung gender. Pero may mga master talaga yun, nagagaling magkumapa eh. Pero kung matagal ka na nag-iibon, makikita mo na kagad yung aura niya. Oh, sa tindig pa lang. Iba, di ba? Alam na. Pero, hindi pa rin siya accurate. So, laging dinideclare na, ang gender pa yan, wara walang ito. So, parang at least, sure ka talaga, DNA. Mm-hmm. Kasi ako nagpapa-DNA talaga ako. Ang DNA ba, pwede ba din malaman ang price? Usually yan. Depende, iba-iba pa rin. Pero dito sa Dan Cebunan, shout out kay partner natin, kay Sir Nixon. Nixon Ching. Yeah. ito yung mga usually yung mga card natin na pag-DNA. Kasi lahat ng mga nandito, naka-DNA na siya. Para sure gender. Mm. Ayan, mga dengalis. Okay lang yung tama sa video. Oo. Oh. Ito yung mga ID. Yung ano natin. Kina-DNA natin. So, okay. Halos lahat ng mga nandito, sure gender naman. Apo. Ayun. Kompleto pala ito, mga dengalista. Napakaganda nung napuntahan natin na ibunan. Ayun, makukulit na itsura. Ito natin. Plastay din natin. Para maliwanag. Matipisala ito ng mga pe. Actually, marami pa pisangan yan dito. Kahit mahina yung lugar natin. Okay. Ay, ito, anong klaseng ibon yan? Ito, sir, mga opaline yan. Green opa. Back to back. Mga green opaline. Ayan, paano kung malalaman na opaline yan, sir? Kasi
normally ako, akalam ko fisher, mga ganyan. Pag dinikit mo kasi siya sa fisher, yung color pigmentation niya naka-enhance, mas maliwanag. Mas maliwanag, pero may mga palatandaan talaga. Mm-hmm. Na ganyan na ano. Pwede kong ibigay yung link. Apo. Nag-discuss ako about diyan, sir. Ayun, may separate video tayo diyan. Eh. Mm-hmm. Paano mo malalaman yung difference ng opaline sa mga normal fisher? Mm-hmm. Green, blue, paano mo malalaman? Violet. Kasi may mga normal fisher eh. So, maganda reference yun para atin sa mga gusto talaga mag-start. Sa mga gusto matuto na kung paano tumingin sa mga ibon. Para kasi normally pagka, yung iba kasi, syempre, hindi naman afford na pumunta sa mga breeder. Tama? Parang meron din silang knowledge pag pumunta sila dun sa mga bilihan ng ibon na, for example, nadaanan lang sa kalsada. Na ito pala yung klase ng ibon na binebenta dito. Opaline. Actually sir, pwede mong ano, pwede nyo rin ako i-message kung sakali. Ako, in-entertain ko kahit sino sir. Bumili ba sila o hindi. Yan, pwede nyo ako i-message dyan. Tapos nagpapa-ID kung anong mutation yung mga yan. Ayan, bali bukod dito sa mga ibon mo sir, bali, katulad nga kanina yung sinabi mo sa labas, is meron kang for flight ba tawag doon? Yung papadala mo na sa ibang lugar. Oo, sir. Mga nabenta na 'yon. Oo, mga na-out na natin 'yon. So nagpapadala tayo. Marami tayong video rin. Mm-hmm. Tapos marami nagpadala na tayo ng Visayas and Mindanao. Tapos sa Palawan, 'yan, ilang beses tayo nagpadala, Bohol, Butuan, Zamboanga, Cagayan de Oro. Nagpadala na rin tayo sa Iligan. Actually, parang Pabato, nagpadala na rin tayo. Shout out sa partner natin, Sir Aladdin. Sa ngayon kasi hindi tayo makapagpalipad, so salamat dun sa mga shout out ko na rin sa mga kliyente natin. Kasi sir, sa ngayon 3 months nang merong ban yung flight kasi meron avian influenza outbreak. So yung DNR kinansel lahat ng flight ngayon. Pero hopefully malift na itong disbat na to ng June. Para at least makapag Actually, lahat yun eh. Pati yung mga pagpapalipad ng mga kalapate. Kinansel lahat eh. Cancel lahat kasi nga. So, shoutout doon sa mga sumusunod. Ano siya? May avian influenza outbreak. Parang hindi na kumalat talaga. So, hopefully this June, malit niya na talaga. Para mapadala na natin. Ang lakas kumain eh. So, bibigyan tayo ng tips and advices ni Sir Dan para sa mga beginners na katulad ko na gustong mag-alaga ng iba't ibang klaseng na ibon katulad ng African lovebird saka ng cockatiel at kung ano pang mga klaseng ibon na gusto niyong alagaan. Yun. So, syempre tips, sobrang simple lang. Lagi ko nga sinasabi sa mga newbies. Number one, syempre, tig-check nyo muna yung lugar na pagpupwestuhan. Unahin nyo muna yung cage. Kasi yung ibon, madali na lang yan. Yung cage na pagpupwestuhan, huwag masyadong mainit, huwag masyadong nauulanan. Dito. Kaya kung mapapansin mo tayo, ilan yung electric fan o may exhaust fan pa. Ayos naman yung ventilation. Kasi ang ibon, hindi naman sensitive sa init. Kaya lang, pag tayo nakakaramdam ng init sa kanila, for sure, 2 to 3 times. Kasi feather. So yun, ayusin mo muna yung kulungan, pagpupwestuhan. Tapos, magbibili ka ng ibon, magpurchase ka. Siyempre, as much as possible, doon ka na sa mga legit na seller at nagbibreed para at least meron at meron kang babalikan pagtatanungan kung ano talaga yung ibon na yun. Kung may mangyari man sa ibon or tuturuan ka pa rin. So, yun. Bili kayo. Marami nang available sa ano eh. Sa YouTube sa Facebook. So, ang daming mga kapakpak na sobrang legit na available talaga yung ibon. Tapos, kung bibili kayo anong ibon, bili mo na yung trip na trip mo kulay. So, mag-research ka muna. Siyempre, sayang naman kung bibili ka kagad eh. So, kasi yun ay araw-araw mo makikita. So, bili mo na yung trip na trip mong ibon. Consider mo rin siyempre yung budget mo. Pero, yun nga, bili mo na yung kulay na trip mo. Yan. Tapos, yung mga ano, basic pag-food. Pati yung food kasi sobrang ano lang, low maintenance lang ito eh. Isang takal lang ako. Tapos, pero yung pinaka-favorite ko talaga, 2 to 3 times ako nagpapalit ng tubig. So, as much as possible, kung kaya mong gawin yon. Eto, lagi ito. Napakadami. Oo, isang oras maigit o dalawang oras ako nagpapalit. Tubig lang yun, ha. May sumasakit. Pero, sobrang healthy naman, sir. Tingnan mo, yung mga may papel yung makikita mo. Sino yung may mga egg? May inakay. Eto nga, sir, may inakay eh. Eto. Tingnan mo, may inakay siya. Malaki na. Inakay niya? Inakay niya yan. Ayun yung babae. Hmm. Ito yung hen. Yan. Pero may itog na siya. Ayun. Papisa na yan. Neto. Ng June 25.
Hindi pa lumalabas yung anak niya. Ang laki ng labod po. Ang laki sa mga macho. So ilan yung may itlog na yan? Oh, lahat, yan, lahat ng may mga papel na nakalagay. Ang dami, ang dami ng mga egg na talaga yan. So, patubig lang din yan. Patubig. Tapos, syempre, check-check-pray natin yan. Ayan, Sir Dan, papromote naman ako ng FB page saka YouTube channel mo. Yun! So, syempre, kung first time mo, syempre, shoutout kay Kuya Odeng. So, maraming maraming salamat sa idol natin. Huwag nyo kalimutan syempre i-share at subscribe yung channel niya. So, salamat talaga. And, syempre, kung first time mo sa YouTube channel, subscribe ka sa Dati Bonan. Kwentong Ibon at kung ano-ano pa yan. Located tayo sa South Caloocan and we share Kuya Dan. Syempre, sir, ito yung number natin. So, active yan sa Facebook, Dati Bonan, Dati Avery, Globe at Sun. Very active yan. So, sumasagot tayo. Kung sa mga shoutout, sa mga hindi ko pa nasasagot, ah, sobrang dami. So, na-overwhelm ako. Thank you. And sa mga tropa sa Visayas and Mindanao, maraming maraming salamat. Papadala natin yung ibon once na malip na na-dinner yung van. And sa mga tropa natin dito sa Luzon, sa Laguna, sa Cavite, sa buong Kamanabe area, NCR, salamat sa mga sumusuporta sa Dante Bonan. And thank you sa tiwala niya. God bless sa lahat. So, yun mga Bengalista. At maraming maraming salamat kay Sir Dan. At thank you, kahit na maigsing oras lang, ay pinagbigyan niya tayo na mabisita itong kanyang ibunan dito sa South Caloocan. Yan. So, Sir Dan, maraming maraming salamat sa'yo. Thank you, Sir Dan. God bless sa lahat. Thank you, God bless.